Magandang araw sa inyo. Ako nga po pala si Warm Carubio ng Libanse Graphic Designs. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-layering at pag-compound pad gamit si Silhouette Cameo. Bago natin ito umpisahan, gusto ko lamang sabihin sa inyo na hindi po ako professional sa larangan na ito. Isa lang din po akong baguhan, katulad ng iba, na nagsisimula pa lang. Ito ay base lang sa mga experience, mga kakapanood ko sa YouTube, tapos pinag-aaralan ko siya, hinihimi-himi ko siya pag wala akong masyadong ginagawa. So paano? Kung wala na ako ibang gagawin, umpisahan na natin ito. Promise, mabilis lang ito. Okay, punta na tayo kay Cameo. So kung makikita nyo, may mga design na ako dito nakalagay. Pinagpa-practice ko na kasi. Tsaka mayroon mga nagpagawa sa akin sticker at ng t-shirt. So ang i-example ko na lang sa inyo ngayon ay si Hello Kitty. Kasi kay Hello Kitty ko nakita lahat ng ituturo ko sa inyo. Ngayon. So click natin si Hello Kitty. So ganito magtanggal ng puting background. Select area. Select Hello Kitty. Ako, ginagawa ko dito mga 12 to 15 yung value niya sa high pass filter. Gawin natin 15. Yan. Yung scale, hindi ko siya masyadong ginagalaw, pero sa tutorial na to pakikita ko sa inyo na gagalawin natin. Pinagawa ko minsan sa scale is 5. Okay na ako dyan sa 5. Para nang maging smooth lang ng konti yung pagkakatrace. Hindi kami yun sa kanya. Tapos grip natin itong trace. Tanggalin natin itong original. Lagyan natin dito kasi siya yung paggagayain natin ng kulay. Sumuko lang konti. Yan. So, umpisa na natin. Yung unang topic is layering. So, paano mag-layering? Ganito lang mag-layering. Click nyo yung layout nyo. Right click. Piliin nyo si Release Compound Pad. Yan. Nakita nyo ba? Yung pagbabago. Naging hiwalay na yung mga bawat part. So, ganyan ang pagle-layering dito kay Cameo. Madali nyo na siya makukulayan. Tingnan nyo. Makukulayan nyo siya ng isa-isa. Ganyan. Diba? So, tara, umpisa na natin. Kunin natin yung malaki. Yung parang background ni Hello Kitty. Clip. Tapos kulayan natin ng itim. Ayan. Sunod natin itong mukha niya. Diba kulay puti? So kulayan natin ng kulay puti. Ayan. Tapos lipat natin dito. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung mata niya ay kulay black lang din. Kukulayan nyo yan ng itim. Diba kadalasan ganito ginagawa nyo? Yung isa-isa nyo pa na ganyan, mas matrabaho to eh, lalo pag sa damit na ang daming patong, diba, nasosobrahan sa luto yung binil natin. So ito yung isang paraan ituturo ko sa inyo kung paano mas pabilis ang trabaho natin. Tinuro lang din sa akin to, kaya ituturo ko na lang din sa inyo. Click nyo ulit yung ulo. Tapos, hold shift sa keyboard. Select nyo itong dalawang mata. Sama nyo na rin itong ilong na to. Itong malaking ilong na to, ha, sa labas. Hindi yung sa loob. Click nyo rin. Tapos, right click. Make compound path. So, ganito na ang pagko-compound path. Click. Ang ginagawa niyan, ni compound path, iniisa niya yung mga sinelect mong layer. Tignan mo, ha, kukulayan natin ng puti. Diba? Pag nilagay nyo rito,
parang isang click lang nagkaroon na rin kayo ng mata at saka ng ilong. Mas mabilis yung trabaho pag ganito, lalo't pag maramihan. Lalo yung mga walang eco-solvent na printer. Tapos kunin natin kung ilong. Click nyo. Kulayin natin ang dilaw tulad ng kulay ng Hello Kitty. Lagyan natin siya. Sentro natin. Yan. Pwede na yan. So, ito naman yung tinatawag na groupings. Pakikita ko sa inyo. Click nyo yung kamay. Hold shift ulit. Hold shift. Click. Click. Right click. Group. Si group, ang ginagawa niya rin, pinag-iisa niya lang din yung mga pinili mong layer para hindi gumalaw. Pero magkaiba si group kay compound part. Sa mga susunod na mga tutorial natin, ituturo ko sa inyo kung ano ang kaibahan ni group at ni compound part. Sa ngayon, huwag muna natin isipin yun. Yan. Click natin. Select natin ang puti. Lagayin natin kay Hello Kitty. Tapos click natin itong damit. Mga light pink. Balik natin. Yan. Tapos select ulit natin to, hold shift, right click, group, kulay, pink na dark. Lagay natin sa ganito. Yan, Hello Kitty. Tapos ito, select natin, baba natin. Isusum ko ha, kasi ganito yung kaninang ginawa natin. Yung merong background na black, para hindi ka na ulit gumawa ng black. Kasi magiging paulit-ulit lang tayo. So ganito, click nyo itong bulaklak tsaka itong bilog na malaki, right click, make compound path. Kulayin natin ang kulay pink din. Ipat natin yung bilog. Kulayin natin ulit ng dilaw. Kulayin natin. Yan, yan na yung design natin. Yan, yan na yung finish na design natin. So, paano? Sana may natutunan kayo kahit konti sa mga pinakita ko sa inyo. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Hit nyo na rin yung notification bell para updated tayo lahat sa mga susunod na video. So, ako nga pala ulit si Warm Barubio ng Rebase Graphic Designs. At ito ang ating